Ang leadership o ang pamumuno ay karaniwang tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na impluwensyahan ang kanyang mga kaibigan, kasama o kasamahan sa grupo na maniwala o gumawa ng isang bagay. Ito rin ay tumutukoy sa kakayahan na magbigay ng direksyon at mapasunod ang mga kaibigan o kasamahan. Maaari pa nating bigyan ng mas malalim na kahulugan ang leadership kung saan malinaw ang layunin ng pamumuno. Hindi lamang pag-impluensya, dahil ang pag-impluensya pwede rin mauwi sa pamimilit at maging masama. Mas maganda kung malinaw ang ating pakahulugan at layunin sa leadership. Kaya naman, ito ang mas binibitbit kong kahulugan ng pamumuno o leadership. Leadership para sa akin ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na magbigay ng inspirasyon o motivation sa kanyang mga kaibigan, kasama o kasamahan sa grupo na maniwala o gumawa ng mabuting bagay tulad ng paglilingkod para sa kanyang sarili, kapwa at komunidad. Mas maganda kung ang paglilingkod ay kung saan gagawin ng ating mga kasama. Nagsisimula sa pagpapakita kung paano ito gawin at manggagaling na sa kanila ang will o intention na gumawa ng mabuti. Ang tawag natin ito ay leadership from within. At dahil gusto natin na manggaling sa sarili natin ang motivation na maglingkod, mahalagang tingnan natin ano ang mga virtues o kabutihang asal at paniniwala ang meron tayo. Dahil yon ang maaari nating ibahagi sa ating kapwa. Narito ang 10 life virtues na mahalagang sa buhay ng isang leader. Ito ay galing sa mga kabataan na aking nakasama sa iba pang mga leadership training. Magsisimula ang paglilingkod at paggawa ng mabuti sa atin. Sa buhay, ang leadership from within.